kasama ng bayan mo. Di ba po ang Jesus Nazareno? Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva po ang Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo. Ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Di ba po ang Jesus Nazareno? Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, karaniwang minanalamang natin ang ating pananampalataya sa ating mga magulang, tunay ngang ito'y isang malaking biyaya. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ibinagdarahal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, sarili ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, Kung na anak ng Diyos, kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulukno sa kanan ng Ama, Maawa ka sa amin. Lamang ang banal Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin
ang buhok ko't balbas. Gayon din ng lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang puon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, Panginoo'y tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhon. Panginoo'y nagtatanod sa wala nang sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos. Magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sa krus ni Kristo dinangal. Itong ating pamumuhay na para sa Kaniya lamang. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit tumarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay 24 na linggo sa karaniwang panahon. At ang paanyaya po sa atin sa linggong ito ay talagang mas kilalanin pa natin ang Poong Jesus Nazareno. Sino nga ba si Kristo para sa atin? Nung wala pang pandemya, marami po talaga yung pumupunta dito sa Quiapo dahil nga sa Poong Jesus Nazareno na itinuturing na mapaghimala, mabait, talagang umasenso, no, dahil sa inyong pagdidebosyon, pamamanata, ay umasenso kayo at talagang pabalik-balik kayo dito sa Quiapo dahil nga gusto nyong magpasalamat. At yun yung pagkakakilala po ninyo sa Poong Jesus Nazareno. E paano po ngayon? Ngayong pandemya, na halos hindi tayo magkasama-sama, ano po ba yung pagkakakilala natin sa Diyos? Pareho rin ba noon o ngayon ay medyo nagbabago na yung ating pagkakilala kay Kristo? Kasi nung puno pa ng tao dito sa loob ng simbahan, makikita natin yung paglalakad ng paluhod. Tapos kapag kinakanta na yung Nuestro Padre,
Lahat ng tao nakataas ang kamay, no, nagpupugay, nagpupuri sa Diyos kasi talagang para sa kanila, no, para sa atin, ang Poong Jesus sa Sareno lang ang kakapitan natin, ang kaligtasan natin, ang tutulong sa atin. Talagang siya ang ating tagapagligtas. Yan. Ang mga ganitong sitwasyon, no, itong pandemya, hindi lang ito basta nangyari para magbigay ng pangit o hindi magandang karanasan sa atin. Ito ay nagiging daan din para mas makilala natin ang isa't isa, mas lumabas yung totoong ugali natin kung sino tayo, lalo tigit mas makilala natin ng lubusan kung sino nga ba talaga ang Poong Jesus Nazareno at kung sino siya para sa atin. Kasi sa Ebanghelyo, no, sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, no, matapos niyang tanungin, no, base sa mga naririnig niyo, sino ako? No, ayon sa kanila, sino ako? Tapos ibinaling niya, eh kayo. Kayo na nakakasama ko. Kayo na nakakarinig sa akin, sa mga turo ko, no? Kayo na nakakasama kong kumain, umaga, gabi, tanghali, magkakasama tayo sa at least sa loob ng 3 taon, sino ako para sa inyo? Hindi na dapat ito dahil sa sinasabi at naririnig mula sa ibang tao, kundi kayo na mismong nakaranas, sino ako para sa inyo? Na magandang sana masagot din natin at no, talagang ma-purify natin, no, maging buo kagaya ng mga alagad, maging buo din nawa yung pagkakakilala natin sa Poong Jesus Nazareno. Dahil matapos sabihin ni Pedro yung pagkakakilala niya, kayo ang Kristo, kayo ang Mesiyas, kayo yung magliligtas sa amin. Pero dito, sabi, okay. O dapat, no? Alam niyo, sa relasyon, no? Sa relasyon, hindi natatapos yung pagtuklas at pagkilala dapat sa isa't isa. Dapat lagi ka rin bukas, no? Kung ano yung madidiscover mo sa kanya at doon ka talaga makakapag-desisyon na sasamaan ko ang taong ito sa hirap at ginhawa. Nakakalungkot po minsan kapag may mga nalalaman tayo, nababalitaan tayo na sa panahon ng pandemya, doon sila naghiwalay. Sa panahon ng pandemya, doon sila naging mahina. Sa panahon ng pandemya, bukod doon sa paghiwalay dahil may ibang sinamahan, eh dahil sa gutom, dahil nawalan ng trabaho, eh, mas piniling lumayo at iwan ang kanyang asawa o ang kanyang, no, kasama. Kasi malinaw naman po, no, sabi ni Kristo, oh, kailangan mag, ito yung dadanasin ko. Maghihirap ako, huhusgahan ako, babatuhin ako, papatayin ako, pero muli ako mabubuhay. Ayaw ni Pedro. Sabi ni Pedro, huwag sanang mangyari. Huwag nawang ipahintulot. Kala ni Pedro, okay na siya. Pero ang sabi ni Jesus, ang iniisip mo ay isip ng tao. Lumayas ka, Satanas. Ang magandang aspeto din, sa pagpasok sa relasyon, hindi tayo dapat yung nagiging hadlang para lumabas, magampanan ng isang tao yung kanyang misyon, lumabas yung kanyang full potential. No? Pag nagiging possessive, o kaya nagiging yung overprotective, hindi tuloy na de-develop, no, yung pagkatao. Imbis na magkaroon ng, no, yung ma-boost yung kanyang self-confidence, eh mas lalong ikaw pa yung nagiging, hindi, mas maging timid ka o kaya, no, hanggang dyan ka na lang kasi may pumipigil. Yun yung mga taong akala nila,
ikilala na nila yung taong ito. Kaya, nawa, no? Patuloy natin kilalanin ang poong Jesus Nazareno. Na masabi nawa natin na kahit kailan, hindi tayo iniiwan ng poong Jesus Nazareno. May mga pagkakataon tayo nang iwan na sa Diyos. Nakalimot tayo sa Diyos. Pero kahit kailan, hindi nakalimot ang Diyos sa atin. Kahit sa pandemyang ito, iniisip natin, pinabayaan na tayo ng Diyos. Iniisip natin, pinaparusahan tayo ng Diyos dahil yung negosyo na ipinagpapasalamat mo sa Diyos, nawala na din, bumagsak din. Yung kalusugan mo, ngayon nasa ospital ka rin. Pero deboto ka at tuwing Biyernes, iwala kang palya na pumupunta dito. Pero ang isang pagpapakilala kung sino ang poong Jesus Nazareno para sa atin, yung sa hirap at ginhawa, sinasamahan tayo ng Diyos. Hindi tayo iniiwan. Hindi ko kayang sagutin yung bakit tayo nakakaranas ng ganito. Ang malinaw lang para sa akin, sinasamahan tayo ng Diyos. Hindi laging may himala at hindi nakabase ang ating relasyon sa Diyos dahil lang sa himala. May makain man tayo o wala, nasa tabi natin ng Diyos. Umiyak man tayo o tumawa, nasa atin ng Diyos. Sinasamahan tayo ng Diyos. Hindi, no, pwedeng talagang, no, pwede naman talagang alisin ng Diyos yung virus eh. Pwede naman, no? Sa pagkakakilala natin sa Kanya, makapangyarihan sa lahat, pwede naman isang iglap lang ngayon, maglaho na ang virus, pero hindi eh. Inahayaan niya tayo na maranasan ang mga bagay na ito dahil siguro, ito rin yung magpapatibay ng ating pananampalataya sa Kanya. Na yung hamon nga, no? Yung paalala sa sulat ni Apostol Santiago, ipapakita natin ang ating pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pagkilos, patuloy na paggawa ng mabuti sa kabila nitong pandemyang ito. At ang sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, tandaan natin ito, ipagtatanggol tayo ng Diyos. Hindi tayo ang magtatanggol sa Diyos. Tayo ang ipagtatanggol ng Diyos mula sa mga kalaban, kaaway, sa mga nagpapahirap. Pwede tayong makaranas ng hirap. Pero huwag nating kalilimutan, ipagtatanggol tayo ng Diyos. At nawa, patuloy natin buksan ating mga puso't isipan sa pagpapakilalang ginagawa ng poong Jesus Nazareno sa bawat pagdiriwang ng banal na misa. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.
Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama, na turuan tayong tumalima sa Kanyang salita upang lubusan natin matanggap at makilala ang Kanyang anak na si Jesus. Taos puso tayong manalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga nag-alay ng kanilang buhay para sa Diyos, patuloy nawa nilang ipahayag si Jesus bilang Mesiyas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang pangakong maglingkod sa bayan ng totoo at tapat, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro at mga katigista, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa kabataan at tagapagpatotoo sa Ebanghelyo ni Kristo sa makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagdurusa hatid ng pandemya, maging matatag nawa tayo sa ating pananampalataya at makahanap ng pag-asa sa mga taong patuloy na nagmamalasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit kung saan matatagpuan ng liwanag at kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa oras sa ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito poon ang anak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pitaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na igaway aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan
upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen, amen, amen.
ba ang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ang aming tinanggap na pakikinabang upang ang diwa namin ang umiral
kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan sa kani-kanilang mga tahanan, ganun din ang lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.